Minasan, konnichiwa. May nagtanong doon sa YouTube channel ko kung ano daw yung ginawa namin sa 4 months na training dyan sa Philippine Japanese Language School dyan sa Provincial Employment Agency. Kung ano daw yung ginawa namin sa 4 na buwan na training at sa dorm, kasi stay-in yun. 4 months na training yun is napaka-stressful, masaya, malungkot, at nakakatakot. Share ko lang yung karanasan namin sa loob ng 4 months training dyan sa Provincial Employment Agency. Wait lang, nasunog na yung mantika. I-start ko ang kwento na to nung pumasok na ako doon sa yung nag-apply na ako. April 6 nag-apply ako sa Provincial. Tapos pag kami, and the whole month na yan, processing yan, papasok kami doon sa school sa June. Kasi yung the whole May na yon, yan yung processing. Yung Japanese interview, trade test, yung P1 na medical. Naalala ko pa talaga yon, June kami nag-start noon, tapos natapos kami September. 4 na buwan yon. Bago kami makapasok doon sa Sakura Wine, maraming requirements ang pinahanda sa amin. Unang requirements, kailangan namin magpakalbo, yung semi-kalbo na gupit. Kasi hindi ka makapasok doon sa school kapag hindi ka magpa-semi-kalbo. Yan talaga yung unang requirements. Pangalawa, kailangan mong i-memorize yung hiragana, katakana, yung basic hiragana at katakana, kailangan mong i-memorize yun. Pangatlo, ito. Papagawin ka nito, flashcards. Gagawa ka nito 500 pieces na ganito. Tapos, yung pang-apat is yung 30 pages ng hiragana, nakasulat mo, isulat mo yung, i-trace up mo yung hiragana, katakana. 30 pages sa hiragana, 30 pages din sa katakana. Hanggang sa memorize mo, pwede ka nang pumasok doon. Pura, yung Japanese Language School dyan sa yung pinag-aralan namin. Sa 4 months training na yun, bay, stay-in kami doon, stay-in. Ang bayad namin doon sa dorm, 100 pesos per day. Times 1 month, 3,000 a month. Times 4 months, bari 12,000 yung nabayaran ko doon. Tapos yung aral namin doon sa Sakura, Monday to Thursday. Kailangan, nandun na kami sa loob ng school, 7 a.m. matapos kami ng 9 p.m. hanggang gabi yun. Yung training namin doon. Ganun kahirap yung training na dinaanan namin dyan sa Pilipinas. Kailangan namin doon gumising ng maaga, alas 6, kasi marami sa isang dorm kasi 40 to 50 katao yung nasa loob doon. Yung higaan namin doon, 3 story. Isa sa baba, pangalawa. Basta 3 story yon, parang bin spacer siya sa loob ng dorm. Tapos 3 story yon. Kapag gagalaw yung sa baba, kawawa yung nasa taas kasi magigising. Kaya gumigising kami nung maaga noon kasi kapag umaga, meron kasing ginagawa na taiso. Taiso yung exercise ba? Papapawis kami ba? Alternate yon. Ngayon, lalaki, bukas naman babae, tapos lalaki, babae. Ganun yung proseso ng anong tawag doon? Taiso o yung exercise. Example, ulan, walang exercise. Kailangan namin pumasok doon sa school ng 7 a.m. kasi kapag hindi kami makapasok doon sa loob ng oras na yon, maliit kami, meron kaming batso. May punishment yon. Kailangan mo maglinis ng CR. Pag uwi mo, pagkatapos ng school, pagkatapos ng klase, kailangan mo maglinis ng CR. Yun yung batso. Masaya ba? Masaya doon sa loob kasi marami kang mga magiging kaibigan. Kami kasi sa loob ng classroom, 37 kami na Mikaniko, sabay-sabay kami nag-aral doon. Kaya masaya. Malungkot kasi siyempre malayo ka sa pamilya mo, hindi ka makauwi. Tulad ko, taga Davao, hindi ako makauwi-uwi. Nakakatakot. Bakit? Nakakatakot kasi yung mga sensei yun, napaka-stricto talaga. Kunting mali mo lang, talagang makakancel yung application mo papuntang Japan. Yun yung pinapangtakot nila sa amin. Kapag hindi ka matuto ng Japanese, tatakutin ka na hindi ka makakapag-Japan, ipakancel ka ng employer. Kaya yung sa loob ng 4 months na yun, talagang takot yung nangingibabaw doon sa ano namin, sa utak at sa puso namin. Pero yung mga ano na yun, pre, yung mga pagiging pressure nila sa amin, pinipressure nila kami, part yun ng trainee kasi pagdating mo dito sa Japan, is ganun talaga yung mangyayari pagdating mo dito. Mapipressure ka sa oras, may stress ka sa trabaho. Kaya dyan pa lang sa school, tinitrain na kami ng mga magiging mapifeel namin pagdating namin dito sa Japan. Tama nga naman kasi yung lahat ng napagtrainingan namin, nadaanan namin dun sa Kura, is talagang nangyayari pagdating namin dito. Rules, pre, maraming rules dun sa loob ng school. Hindi kami pwedeng gumamit ng cellphone pagkapasok namin dun sa room. Hindi kami pwedeng gumamit ng cellphone mula umaga hanggang pag-uwi.
alas 9 ng gabi, pwera na lang kung maimportante yung may magpapadala ng pira sa inyo, emergency, magpapadala ng pira sa iyo, pwede mong gamitin yung cellphone mo, magpaalam ka doon sa sensei mo. Napakahirap talaga. Yun yung rules namin doon sa loob. Biruin mo mula umaga, alas 7 hanggang gabi, wala kang ibang, puro ka lang, nakaupo ka lang palagi, tapos aral ka lang ng aral ng Nihongo. Kaya sa mga trainee na nanggaling talaga sa Sakurais, talagang may pagmalaki namin na talagang may panglaban kami pagdating sa Japanese o sa Nihongo. Kahit saan. Kasi iba yung training ng Sakura o yung PIA pagdating sa Japanese language. Kaya dito sa third day, doon naman kami sa IOE, sa San Juan. Magbiyahe na naman kami mula Las Piñas papuntang Show Boulevard sa San Juan ba yun? Show Boulevard kami humihinto. Babiyahe kami, alas 4, aalis na kami doon sa dorm. Kasi alam nyo na yung IDSA, traffic yan masyado. Kakarating kami doon sa IOE niyan, mga alas 7. Magkaklase kami doon, mag-training naman kami doon. About naman sa pagmimikaniko. Yung training doon sa IOE, sa San Juan. Pagkatapos noon, uuwi na naman kami ng dorm. Magkakarating kami ng Las Piñas, 11 p.m. na. Matutulog na naman kami, kinabukasan yan, babalik ka naman kami doon sa IOE. Yun yung magiging routine. Kaya, yung panahon na yun, talagang napakagastos talaga nung time namin. Sa ngayon, swerte kayo kasi online lahat yung pag-aaral nyo. Sa amin, napakagastos talaga. Sunday naman, kailangan na naman namin magpa-attendance doon sa school, sa Japanese school, 6 p.m. Kailangan namin magpa-attendance. Kasi pag hindi naman kami maka-attendance, yun nga, makakancel na naman kami. Hindi na naman kami makapag-Japan. Kaya kailangan namin magpa-attendance 6 p.m. sa Sunday. Pagkatapos ng attendance, uwi na kami sa dorm. Monday to Thursday, mag-aral kami. Tapos Thursday, meron kami ginagawang weekly exam. Kung makapasa ka sa exam, swerte mo kasi makaka-uwi ka sa pamilya mo. Meron kang ticket, papauwi sa pamilya mo. Ticket ha, yung ano, binibigay ng sensei. Parang pass ba? Pass. Trip pass mo ba? Na, oy, pwede kang umuwi kasi nakapasa ka. Kapag bagsak ka naman doon sa exam, hindi ka pwedeng umuwi. Kailangan mong mag-aral sa Sunday, mula umaga hanggang alas 6. Mag-aral ka doon. Marami kayo doon kasi yung lahat ng bumagsak, mag-aral kayo doon sa school. Noong kami, noong panahon namin, talagang nagtutulungan kami ng mga kasama namin na maipasa namin yung exam para makauwi yung iba na malapit kami. Ako, hindi naman talaga ako umuwi kasi Davao yun sa akin. Hindi ako makakauwi kapag, Biyernes at saka Sabado. Ano nangyari sa isla ko? Ang rules naman doon sa dorm, ano yun? Free ang wifi, free ang tubig, at saka free yung electricity. Pero bawal kang magluto. Kumakain talaga kami noon, yung nag-stay-in kami, sa labas talaga kami kumakain. Napakagastos talaga, bay. Bawal mag-ingay, kailangan palaging malinis. Tapos makikisama ka doon sa 40 katao na nasa loob ng bahay. Kikisamahan mo yung lahat, kailangan hindi kayo mag-away-away. Part din yun ng trainee. Tinitrain kami paano mag-segregate ng basura doon sa loob ng dorm. Kasi pagdating talaga dito sa Japan, yun talaga naman yung gagawin namin. Pagdating ninyo dito sa Japan, kailangan nyo maglinis. Daily routine namin doon sa 4 months na training, napakalungkot, napaka-stressful, nakakatakot. Pero naging masaya lang yun, napalitan lang yun ang saya nung last month na. 3 months, so yung mag-start na yung 4 months, nagsidatingan na yung certificate of eligibility namin. Dahan-dahan na kami ano nun. Hindi nga natapos yung lesson namin, hanggang lesson 23 lang yata kami. Dapat sana tapusin namin yung lesson 25 pero hindi talaga namin natapos. Kasi nagsidatingan na nga yung COE, yung iba nabigyan na ng mga visa, kailangan na lumipad. Yung kaklase ko nga, tatlo na hindi nila natapos yung kanin, hindi pa nga sila. Hindi kami, nag-aaral pa sila, nakalipad na kasi nauna yung ano nila, visa. May visa na sila kaagad, kaya nauna silang lumipad dito sa Japan. Umabot talaga kami hanggang graduation. Ngayon, pre, sa graduation naman, ganito ang mangyari doon. Kailangan mong ipasa yung kaiwa o conversation. Kasi last talaga yon. Kailangan mong maipasa yung conversation tapos yung GLPT in 5 kasi mag-i-exam kayo doon sa loob ng ng GLPT in 5. Pag hindi mo maipasa yung GLPT in 5, hindi mo maipasa yung kaiwa, hindi ka makakauwi sa pamilya mo. Hindi ka makababay. Kung may asawa ka, hindi ka makakauwi. Ako, pinilit ko talaga, pre, na maipasa ko yung ano. Maipasa ko yung kaiwa at saka yung GLPT. Sa awal ng Diyos, naipasa ko naman.
Kaya nakauwi ako, nakabumba ako sa asawa ko bago ako nakapunta ng Japan. Di ba? Ganun kahirap yung ano, yung sitwasyon namin doon. Nung una, nung nasa training center kami, napakahirap. Swerte nyo ngayon kasi puro online yung ano nyo. Pero malas nyo kasi matagal kayong nakapasok dito sa Japan. Yun lang yung sa amin kasi, saktong 4 months talaga, nakaalis kami. Yung flight talaga namin last September 31 yata yung flight namin, nakarating kami sa Japan October 1. Yan yung unang pasok na namin dito sa Japan, October 1. Kung ano yung ginawa namin sa 4 months training, huwag niyong pangarapin na mangyayari yun sa inyo kasi napakahirap at napakagastos. Swerte nyo ngayon kasi online yung lahat yung pinag-aaralan nyo. Nasunog na yung isda ko. Isa sa nagpapahirap sa amin dun sa loob ng training center pre is yung pira talaga. Kasi yun nga, sa pang-araw-araw namin, lalo na ako pamilyado, talagang mahirap para sa akin yung pira na panggastos ko sa pang-araw-araw dun sa loob ng 4 months na yun. Buti na lang dun, meron kasi nagbibinta dun ng mga pagkain, kanin at saka pagkain. Kasi kami, kapag training kami dun, hindi kami pwedeng lumabas para bumili ng pagkain. May tagalabas na tindahan na sila yung nagde-deliver ng mga ulam at saka kanin. Ngayon, yung ginagawa namin dun, kami yung magdi-distribute, kami yung maniningil para maka-free kami ng ulam at saka kanin. Yun yung diskarte namin doon sa loob ng 4 na buwan na yun. Palitan kami noon. Kung sino yung parang kapos talaga sa pira, siya yung magdi-distribute. Pagkatapos kumain, siya yung sisingil tapos ibibigay niya doon sa may-ari ng pagkain. Free ka na doon. Free yung pagkain mo at saka yung free yung ulam mo at saka yung kanin mo. Laking bagay na yun para sa amin. Tama yung sinabi pre sa kasabihan na wala talaga pagsubok na hindi mo lalagpasan. Kasi lahat kami doon, yung sa 37 na yun, nakaalis talaga kami lahat. Lahat kami noon, yung 37 na yun, sinubo kami lahat. Stress, yung mga sinse, yung mga ano doon, yung mga problema, sinubo kami lahat. Pero nalagpasan namin yung lahat. Kaya kami lahat ngayon, 37 kami noon, nakapag-Japan talaga kami. Sana kayo din, kasi ngayon talagang sinubok din kayo sa pandemic na yan. Huwag kayong mawala ng pag-asa kasi mawawala din yan, makakapag-Japan din kayo. Naranasan nyo rin itong Japan. Tiwala lang sa sarili, dasal sa Panginoon, makakapag-Japan tayong lahat. Babush!